So okay, meron akong dating pasyente na pumunta ngayon. Kailan ka nagpagamot? October 16. October 16. So ano yung pangalan mo at edad saan ka nakatira? Emma Calavia, 37 years old. Saan ka nakatira? San Jose del Monte, Bulacan. Okay. So ano yung naging sakit mo? Meron akong breast cancer, stage 3B. So yun yung diagnose sa'yo. So, anong taon pa yung nag-umpisa? Year 2017. Yun na yun? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, okay. 2020. So, na-diagnose ka ng cancer 3B. Breast cancer 3B. Ano yung mga nararamdaman mo nung time na yun? Sobrang kirot. Sobrang karot siya. Para siyang pinutusok ng karayom sa yung breast ko talaga. Tapos hanggang sa pati yung likod. Abot sa likod. Opo, hanggang sa likod. Hanggang sa kilikili. Hindi mo na maitaas yan. Oo. Hindi na talaga siya maitaas mo. Hindi naman lumaki. Meron akong nakakapambukol. Pero yung lumaki, hindi naman siya ganun kalaki. Kasi diba, yung boobs ko lang po talaga yung lumaki. Okay. Yung kasing ibang mga cancer patient na nagagamot ko, lumalaki yung braso. Hindi po sa akin. Ah, hindi naman. Okay. Nangangalay lang. So simula noon, ano iniinom mong gamot? Wala. As in, wala akong iniinom. Wala kang iniinom na gamot. Okay. Bakit mo naisip na pumunta sa akin noon? Actually, yung kapatid ng husband ko. Siya po yung nag-force na pupunta dito. Nasa US siya. Actually, dapat kasama ko yung husband niya rin. Papasamahan sana kasi ako yung nandito sa Manila para magpagamot din. Kaso hindi sila natuloy umuwi. So, ako yung pinapapunta niya dito. Kaya ako yung pumunta talaga. Okay. So, anong ginawa natin nung time na, di ba, ikaw na yung umupo dito? Ano yung ginawa ko noon? Pinatch, may nilagay kang patch. So yung mga, parang ganito, yung mga panapal ko. Opo. Yan, so yung mga panapal. So yun yung dinikit ko dun sa mismong breast. Sa breast mo. Okay. So, nung tinapalan yun, ano yung naging pakiramdam mo? Parang siya sinisip-sip. Yung sa loob. Parang siyang sinisip-sip. Tapos, after 5 days or 3 days, meron siyang nana. Sobrang baho na. Lumabas. Okay. Pag tinang, pag natusap po naman itatanggal yung patch eh. Pagkatanggal po nung patch, mahalata mo talaga na may nana siya. Tapos basa po yung pinanggalingan ng patch. Basa siya. Tapos pag ginanyan ko, nirab ko siya. Sobrang baho. So, yung baho niya, yung amoy niya nana. Simula nung galing ka dito sa akin, ano yung naging gamot mo? Tubig. Anong klase yung tubig yun? Yung healing water. So ito, healing water. Bago po ako, di ba, napa-schedule, bumili na po ako ng healing water. Dalawang bottle. Inubos ko yun hanggang sa bumalik ako ng October 16. So pagbalik ko ng October 16, bumili ulit ako ng tubig. Yun lang po. Sobrang takaw ko nga sa tubig. So yung tubig ko lang yung ginagawa mong gamot. And okay. Then yung tapal na okay. Nilagay namin sa iyo. Yun lang. So ano yung pagbabago noon at ngayon sa breast mo? Before kasi sobrang laki ng bebe. Okay. Tapos sobrang kirot na may time na gusto ko nang magpa-admit kasi sobrang feel ko talagang sobrang sakit na. Pero nung nakainom na ako ng paggamot na ako, lumiit po siya. So yung simula dito nagpagamot ako. Ka, lumiit tas, na. Lumiit siya, tapos hindi na siya pula. Okay. Hindi na siya pula. Pero... So dati pulang-pula, nakita ko ngayon tigas na tigas yung boobs mo, di ba? Sobrang tigas talaga noon dati, nung tinapalan ko, sobrang tigas. So lahat naman yun may consent niya nung tinatapalan. Kasi siyempre, alangan naman tapalan namin siya sa t-shirt. Hindi naman po pwede, hindi gagaling yun, di ba? So, pwede mo bang ipakita yon kung sakali? Kaya mo ipakita sa camera na talagang nagkakaroon siya ng improvement? Yes. Then i-explain mo kung hanggang saan, yung ano dati. Yung pula. Okay. Tapos, yung dati na yung kati niya hanggang sa loob po yun. Pero ngayon, yung makati siya, sa labas na lang, na parang pagaling, yung sugat na pagaling. Yung parang tinatuan ka tapos pagaling na yung sugat makati. Oo, yung parang okay. Tapos namamalat. Namamalat po siya. Ngayon kasi nirub ko siya after ko maligo, kaya parang hindi siya halata na namamalat. Pero talagang namamalat siya.
Okay, so ipapakita natin ngayon kung ano na yung sitwasyon ng kanyang breast na may cancer na 3B. So ang ginagawa niya lang gamot yung healing water ko at saka yung mga tabal. So titingnan natin. Lapit ka dito. So ito. Okay. So, bali yung pula niya, abot po dito before. Okay. Tapos nung natapalan nga po siya, ang ginagawa ko kasi pag yung tapal nandito, nawawala. Ito kasi makati to, itong mga ganito. Pag nilalagay ko na dito, yung pula, pababa siya ng pababa. Mm. So, dati hanggang dito? Dito po. Hanggang ngayon bumaba na? Opo, bumaba. At saka yung mga bukol-bukol na maliliit, nawawala po. Nawawala. Pag nandun yung tapal, okay. Nawawala siya. Tapos ito dito, malinis na talaga. So, ito hindi na pula? Hindi na talaga hindi siya na pula. Hindi na siya pula? Ano? So, okay na siya? At saka ito malambot na po. Oo. Sobrang, hindi po kasi siya. Dati nung tinapalan ko to, nung tinapalan ko po ito dati, sobrang kulang-kula tapos sobrang tigas. Tama, di ba? So ngayon hindi na, malinis na. Isipin mo, oh, ayan oh, hindi na siya pula ngayon. Ito po. So may improvement talaga yung tapal natin at saka yung tubig. So ang gagawin natin ngayon dito, tatapalan ulit natin siya hanggang sa mapagaling natin talaga ng tuluyan. So yung gagawin natin. Pero may improvement na. No. Kailan yun? Nagpagamot ka? October 16. October 16. Ano tapos po? Bumalik kami last time. Wala pag isang buwan yun eh. Bumalik na ako dito eh. Bakit? Para sana gusto kong bumili ng patch. Ah, nung pa? Nung panapal? Hindi, libre lang naman yung panapal eh. Okay. Tapos, ang alam ko nung time na yun, paalis ako. Opo. Nag-apot tayo sa labas. Okay. So, ano nangyari nung time na yun? Water lang. Water na lang yung inano mo. So, ngayon bibigyan natin siya ng mga panapal, pababaunan din natin siya sa kanilang bahay para kahit matanggal yun, ay meron pa rin siyang pampalit. So, parang ang gagawin ko, i-sponsor lang ko siya nun hanggang sa gumaling siya. So, yun lang, no? So, okay na. Iba na yung pakiramdam mo ngayon. Di na gaya dati. Yung likod ko wala. Hindi na siya masakit. Okay. Tapos, ito naaangat ko na to. Okay. Kasi dati hindi. So simula nun, hindi ka na nagpa-ospital? Simula nung galing ka dito? Hindi. Okay, so, yun na. Never pa akong bumalik ng ospital. Napatunayan natin na talaga nagkakaroon sila ng improvement dahil sa healing water natin at saka sa pangapanapal natin. So, yun lang. Gusto ko lang talagang, at least, ano, willing siya na magpa-interview dito. So, kanina, anong oras ka pa dito kanina? 8. So, 9:35 na. Mga 9:30 sa yata ako bumaba, 9:30. Kasi nag-ayos pa kami dito. So ayun, maraming salamat sa mga naniniwala sa akin, sa mga hindi naman okay lang, maraming salamat pa rin sa inyo kasi nandyan kayo at pinag-uusapan nyo ako lagi, lalo ako sumisikat. Ayan, salamat po. So tulad nga ng ipinangako natin, so bibigyan natin siya ng panapal natin at ito ay gagawin natin hanggang sa gumaling siya. So bibigyan natin siya ng bibigyan, anytime bumalik siya dito, bibigyan natin siya para magtuloy-tuloy na yung paggaling niya. So ito yung ano, ito yung panapal na galing sa akin. So may tatak ko yan. Ayan. Hindi po ito binibenta ha. Wala po akong binibenta ang panapal. Ito ay bigay lang. Bigay ko lang sa kanya to. So madami. And then pag naubos to, balik ka lang dito. Kahit wala ako dito sa bahay, basta bumalik ka lang, sasabihan ko yung mga tao ko na bigyan ka. Okay? Ito ay may dasal na. So para ikaw na bahala magtapal. Tapos ngayon, tatapalan ko na lang din ngayon dito. Ito, para dun sa bahay mo, meron kang pampalit. Then tatapalan pa kita ngayon dito, ha? After ng video. So, ayan. Thank you. Ingatan mo. Then, itapal mo na yan. Alam mo naman siguro kung saan itatapalan, di ba? So, yun lang. So, maraming salamat ulit. Thank you.